Hi guys, welcome back to the channel. My name is Rhea. I hope you're all doing well. In today's video, I am going to share with you the easiest kutsinta recipe. Mahilig talaga ako sa kakanin at isang kutsinta sa kutsinta, whatever, na favorite ko talaga na kakanin. At madali lang itong lutuin. Ito yung recipe na sakto lang yung tamis. At kung gusto niyong matuto on how to make kutsinta, keep on watching. Sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan, kindly check na lang. Traditionally, ang kutsinta ay grated coconut yung toppings. Pero wala ako nun, kaya gagamit tayo dito ng grated na cheese. At nag-work naman, masarap rin. Gagamit rin tayo dito ng puto molds. At bago tayo mag-umpisa, kailangan nagpapasimmer na tayo ng tubig sa ating steamer. Okay, bago natin gawin yung kutsinta mixture. Alright, so in a bowl, ilagay natin dito yung all-purpose flour, yung cassava flour, at yung annatto powder. Kumbaga, yung first three dry ingredients muna, haluin natin ito using a wire whisk katulad ng nakakita nyo dito. Next ay yung brown sugar. Recommended ko na dark brown sugar yung gagamitin. Pero kung wala naman, kung light brown sugar yung available, okay lang rin. Okay? Haluin natin ito hanggang sa ma-well combined yung dry ingredients. Medyo nagbuo-buo yung sa akin, don't worry, kasi natutunaw yan later kapag hinalo-halo na ito later. Okay, makikita nyo rin yan. Next ay, ideally, dapat na while whisking, ina-add natin yung tubig. But in my case, nagfi-film kasi ako, medyo weird yung angle, so hindi ko magawa yon. So, ano muna, mga half cup ng water, and then haluin natin ito. Kumbaga, paunti-unti lang muna yung water para talagang ma-well combined yung kutsinta na mixture. I don't know, is it kutsinta or kutsinta? Let me know sa comment section below. Alright, so, yun na nga, continue lang yung paghalo hanggang sa talagang ma-well combined na natin yung kutsinta mixture. Kasi importante yan para naman smooth and clean yung kutsinta. Yan. So, kayo guys, ano yung favorite kakanin nyo? Kasi ako talaga, number one is puto. Yung puto cheese, yung white with cheese on top. Ganon. Alright, so balik tayo sa kutsinta. After mahalo yan, kailangan natin itong strain. Katulad ng nakakita nyo dito, para talaga, yun na nga, clean yung kutsinta mixture natin. Kutsinta. Ganon. So, yan. After ma-strain, i-discard lang natin yung may mga buo-buo pang natira doon sa strainer. And it's ready to steam. So, yun na nga kailangan natin dito ng puto molds. Hindi na ako naglagay ng any oil or butter sa molds. Okay? Pero bago natin ilagay sa molds, haluin muna natin yung mixture. Ang ginamit ko dito ay mga like 1/4 cup ng mixture in every mold. Yan. Para mas easy kumbaga. Kasi hindi naman ito magra-rise. So, medyo like almost full yung puto molds, o yung molds mismo, katulad na nakakita niyo dito. And then, steam lang natin. Ito, maliit yung steamer ko, so 6 kutsinta at a time. So, yung cooking time varies, depende na rin sa gaano karami. Sa akin, 6 for 12 to 13 minutes over low heat. Pero again, kailangan yung tandaan na kailangan nakasimmer na yung tubig bago natin ito isalang. 12 to 13 minutes yung sa akin. And then, nilulusin ko lang yung sides para mas madali siyang makuha sa molds. And yun na nga, sa toppings ay grated cheese. Mas recommended ko talaga na grated coconut yung sa top. Kasi mas masarap yun eh. Pero kung wala, cheese will work naman. So yan yung texture na gusto ko sa kutsinta. Nako guys, masarap tong kutsinta na ito. Ito yung palagi nating sinasabi na, sakto lang yung sarap. I mean, sakto lang yung tamis, hindi masyadong matamis. Ha? Paulit-ulit. But anyway, sana itry nyo ang recipe na ito. And thank you so much for watching. Thank you for being here. Na-appreciate ko. You guys have a good day. Take care.